Alright, at ito na, ituloy na natin ang ating usapang barbero dito sa The Alchemist. Isa na namang barbers ang makikilala natin today. So, ito nga, nandito tayo sa kanilang bar area. Kasi guys, ang The Alchemist, hindi lang sila barber shop, ano? Meron din ditong mga alak na pwede nyo inumin if you are waiting for your friends. Kaya marami silang mga ano dito, nasa kanilang mga menu. Just ask for yung staff nila. Parang gusto mo magpainit muna while waiting. Pero, ang isa sa pinaka-the best na binibigay ng The Alchemist is that meron sila dito ang tinatawag na man cave. Free! Ayan, para sa lahat ng mga customers sila, mga friends and family ng customers sila while waiting. So dito makikilala natin ang isa sa kanilang barbers na iba kundi si JM! Hi JM! Kumusta? Sagot ako nun, sir. Ayan, so isang-isa ka muna, isang barat muna dito. Kasi nga guys, libre dito ang billiard sa kanila. Ilan kayo papasok? Wala, sir. Joke ba yun? Seryoso na. Seryoso na tayo. Ayun! Okay, so ito naman, JM, yan. Sinasabi nga nila na 3 years ka na daw in this business. So, share mo muna sa mga viewers natin, ilang taon ka unang nanggupit? Ano ako nun, sir, eh? Yung nag-practice talaga ako, 15 years old ako nun. Ah, 15 pa lang? Nagugupit-gupitan ka na? Dahil dun pa lang ako nagkaroon ng parang interest, pero hindi ko siya natuloy kasi wala akong gamit. So, nung naano lang siya, natuloy ko lang nung college na ako. Nung first year college ako, tapos doon ako nag-practice today. Tapos, yun, tinuloy ko na ang ganun. Pero, kung maaalala mo pa, sino yung unang biktima mo nung nagpa-practice-practice ka pa lang? Ay, dalawang nephew ko, sir. At alam mo pa mungkin mo, so anong nangyari? Nire-respect ako pa nila hanggang ngayon? Oo naman, sir. Ayos naman yung unang gupit nila? Opo, sir. Kasi yung isa doon, baby, sir, tulog nung ginupitan ko. Ah, okay. Pero hindi, seryoso, sa mga barbers, lalo na sa katulad mo, no? Siyempre, alam mong hindi ka pa gano'ng kadunong and all. Hindi ka man lang, hindi ka natatakot. Dati ka lang, baka mamaya iba ang kalalabasan nito. Hindi naman, sir. Ano lang, sir, eh. Good communication is tricky kasi pagka maayos kayo, pag maayos ang communication ng customer mo, sir, hindi naman mag-iiba ang resort na basta kailangan bago kayo mag-start mag-upit, parehas kayo ng resort sa isip. Okay, so ito, pag-usapan natin, kasi syempre, yung pag-upit kasi, alam mo yun, ano to, skills to eh. Pero gusto ko lang malaman, kung background natin sa mga viewers natin, meron ka ba naging trabaho before aside from pagiging barbero? Meron, sir. Saan ka nag-work dati? Sa bar po. Sa ano po ako, nag-bartender po. So sakto pala yung intro natin kanina, no? Nandun tayo sa bar. Pwede pala tayong uminom dun mamaya. Po, sir. Sa mga catering din po. Ah, nasa F&B ka? Opo. Okay, pero bakit bumabalik-balik ka pa rin sa pagiging barbers mo? Ah, sir, dito kasi parang masaya ako dito, sir. Gano'ng masaya? Ganta, sir. Nagtatawanan sila, no? Okay, so siyempre parang passion mo kasi talaga siya, no? Yes, sir. Oo. Okay, so ikaw, yung sa lahat na naging client mo, meron ka bang matatandaan na parang naging unforgettable na client yun? It's either sobrang sikat ba siya, or may nagupitan ka ng libre? Any history na maalala mo sa experience mo? Ano lang, sir, yung customer kong taga Bangladesh siya. Bangladesh? Opo. Ano okay. Po siya, nasa Manila naman siya, local naman siya sa Manila, pero taga Bangladesh siya. Ano kasi sir, nung ginupitan ko siya nun, simula nung pagkapasok ko sa may unang shop na pinasukan ko, parang siya yung isa sa unang loyal customers ko hanggang sa umalis ako sa dati kong shop, nagugupitan ko pa rin siya. So isang beses yun, nung Christmas yun, binigyan niya ako ng ano, sapatos sir. Oh. Kaya hindi ko rin makalimutan. Pero laging nangyayari to, no, sa mga barbers, kunyari kahit lumipat ka ng branch o ng ibang company, may ibang mga loyal client mo na talagang sumusunod sila o sinusundan ka? Yes, sir. Pero yung sa akin kasi sir, hindi man sila lahat sumunod kasi napakalayo. Ah, kasi napalayo na from Metro Manila ka, now nasa probinsya ka. Opo. Okay. Ito muna, isingit muna natin. Talagang sama ka. Kasi guys, aside from the billiards, the libre, dito po, marami kayong pwedeng gawin. Okay? So may mga board games sila dito, may mga Jenga sila na favorite ni Marvin. Ayan, tapos meron din tayong mga Word Factory. So, pwede siya sa mga kids. Aside from that, may mga toys din sila. Pero ito yung challenge ko muna sa'yo bago tayo mag-usap. Hindi ako yung tatamaan mo, ha? Okay, sir. Okay. Tingin mo mag-bullseye mo siya? Pare ko, sir. Okay, ito yung tanong, ha? Pag na-bullseye mo, hindi mo siya sasagutin. Pero kung hindi mo siya na-bullseye, kailangan mo sagutin yung tanong ko. Okay, sir. Okay, yung tanong. Ready ka na ba? Yan. Tingin mo sa inyong sakasamahan mo dito. Yan, si Marvin,
magkakatunog ang pangalan, Justin, Erwin, tingin mo sino sa kanila ang sa kanilang apat, sino yung less ang galing? Kumbaga magaling, pero kumbaga sa kanilang apat, siya yung pang-apat na hindi ganun ka, yung galing level niya, mas pang-apat lang siya. Ready? Ano, lalamang ha? Ah, sige, try natin na. Teka lang, ready? One! Eh, wala kang choice. Tingin mo sa kanilang apat, sino yung pinaka-pang-apat? Kasi sila, ano sila, iba-iba kasi sila. Natatakot na siya. Sabi mo, mamanood din na to, no? Iba-iba sila ng ano sila. Okay, sige. Sila. Kumbaga, may magaling sa pen, may magaling sa classic, may mabilis, may magaling sa art. Okay, so bahala ka kung para sa'yo, kunyari, i-rate mo na lang. Let's say, sino yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Bigyan ito na isa pang chance. Okay, sir. Hanggang sa mabonsay mo. So guys, free lang dito yun ha. So pwede kayo maglaro dito ng dart pa ulit-ulit habang naghihintay. Wala ka din. Oh, last chance, last chance. Seryoso na to. Eh, kunti-kunti na lang oh. Kunti na lang. Okay, sige. Ikaw, this is based on your judgment. Hindi tayo gumagawa ng issue dito. Pero para sa'yo, pangalanan mo na lang sila based sa galing nila. Ah, si ano po kasi, yung pinakamagaling po talaga sa akin para sa art, si Erwin po. Okay, so yung mga hair tattoo na sinasabi. Yes, sir. Mga hair art, okay. Tapos ang pinaka para sa akin naman, pagdating sa big, si Justin. Si Justin, si yung lalaban sa competition. Yes, sir. Okay. Kasi may mga customer kasi na, alam mo yun, sir, gusto nila yung medyo... Kay Justin kasi parang, ano siya yung tawag doon? Kahit mabilis siya, pwede ito, sir. Okay. Tapos yung sa classic naman kay... Kay ano sir, kay Marvin. Okay, yung na-interview natin kanina yes, na talaga namang kilalang kilala sa kanilang lugar. Oo. Okay, and si Marvin meron ba? Meron. Huwag na si Marvin, okay na yun, kanya mo na. Si Erwin na lang. Sino ba sila? Si Erwin na lang. Ayun nga po, si Erwin, sa art po siya talaga. Oo, so si sige na ka, ipilit na natin si Marvin, meron ba? Meron sir, maganda kasi yung ano eh, kung makipag-communicate si Marvin kasi napapasigurito, siya pinamagalan ng customer. Komedyante lang talaga siya, no? Hindi guys, isa sa mga magaling din yan, syempre. At kilalang kilala dito sa Bulacan si Marvin. Okay, so tuloy tayo sa kwentuhan, you know. So aside from free coffee dito, free internet. And ikaw naman, meron ka na bang isang naalalang client mo na hindi mo sa kano-ano pero nabigyan mo ng libreng gupit? Meron, sir. Pero hindi dito, sir. Ah, okay. Saan? I mean, sino to at bakit ka nagbigay ng free na gupit sa kanya? Kasi alam ko yung buhay niya na sir. Kasi hindi naman lahat afford yung gupit eh. Ano to? Dahil kailangan niya ng trabaho o sadyang sabog-sabog na yung buhok? Hindi sir. Kasi ano yun sir eh? Criminology student yun sir. Naukaan eh. Ah! Ano nangyari? Eh naukaan na. Yung ano mga kaibigan ko. Inayos ko na. Ah, inayos mo na. Yung maganda ka na may mga kaibigan kang barbero, no? Mayroong taga-salba. Diba? Okay. Pero meron kang, sa 3 years mo sa industriya na to, meron kang isang client na sobrang kilala or famous? Meron sir. Ay, hindi siya famous eh, pero yung girlfriend niya famous. Ah, parang naalala ko na yan. Dito ba yon? Hindi po dito sir eh. Ay, baka alam ko yung boyfriend ni, ano, ni Lar Pacheco. Sino naman to? Yung ano po, boyfriend po ni Hipon. Si Herlin? Oo, yung boyfriend niya po. Si Hipon talaga ang tawag niya. Okay, pero ikaw, magkano yung pinakamaliit na tips na natanggap mo? Ano sir? 20 pesos. Okay, so pwede mo pangalanan sa... Ay, hindi ko siya. Hindi ko ano pangalanan sir eh. Bakit ganun yung iba? Pinapangalanan nila, tandang-tanda nila eh. Sa'yo hindi. Hindi ko na tignan sa logbook eh. 20 pesos? Yes sir. Pero saan okay na yun? May iba nga, thank you eh. Oh, pero well, alam naman natin ano. Hindi naman kasi lahat kaya magbigay ng tip. Oo, oh, at saka what's important is we've given them yung the best service na pwede natin ibigay. Ano? Oh, ang importante, bumalik sila. Oh, yun. Repeat customer. Oo. Oh, ayan. Okay, so ito mga para sa mga viewers natin, para lang magkaroon kayo ng idea, no? So lalo na sa mga baguhan dyan o nagbabalak na maging isang barbero din. So kumusta naman yung kitaan? I mean, from the time na nag-start ka until now, baka pwede mo i-share sa mga viewers natin. Yung kitaan, sir, ano talaga siya, sir, eh? Iba eh. Kasi sa industry na kasing ito, sir, hindi ka naman ganong pagod dito. Mm-hmm. Katulad nito, naglaro-laro lang kami, sir. Mm-hmm. Pero lumalagpas kami ng minimum, sir. Hindi kayo bubaba ng minimum. So, yung, I think yun yung reason kung bakit mas, aside from passion mo, yung pag-gupit is, when it comes to income, eh, talaga namang okay-okay siya. Opo. Kaya, mas pinili ko rin ito kaysa sa degree ko. Ah, okay. Nagtapos ka na? Yes, sir.
Anong matapos mo? Ano po, Bachelor of Science in Accounting Information System. Bakit? So, okay, question. Kasi diba, yun yung ano, inaano natin, ano, para at least maintindihan ng ilang mga viewers natin, na maybe, na, although not all ha, na parang, oh, barbero lang yan. Diba? But then, most of you dito sa The Alchemist ay mga may diploma. Pero nag-graduate ka, pero bakit mas nag-stay ka pa rin sa trabaho na to? Kasi, yung totoo, ano, GM? Hindi, kasi sir, nagkaroon ng ano yun, nag-OJT kasi ako, sir. Eh, nakita ko yung sistema, no? Parang hindi ako masaya. Tapos, ano yung point-uit lang yung nangyayari sa isang araw? Kumbaga, mas lamang pa yung pagod, sir. Eh, dito kasi parang passion ko ito, yung isa pang pan. Dito ko na lang daman yung saya. Ayun, sir. Paano itsura mo kanina nung saya? Okay, ito yung challenge. Kasi syempre, no, di ba, may papasok na customer. Hindi nyo naman pwedeng piliin yung magiging customers nyo. What if, kunyari, kalbo? Ba't yun yung kalbo, sir? Pumasok siya rito, gusto niya magpagupit. Ano sasabihin mo? Kalbo siya, pero... Oo. Okay lang, sir, kung saan siya matapag, sir. Kasi alam ko nang gagawin ito, matik yun, sir. Shave yun. Ah. Akala ko kasi pag kalbo yung thank you na lang, tapos pakaalisin niya. Di, sir, mayroon din ang kalbo, lalo na yung iba kasi ang gusto nila, isi-shave po. Kasi hindi naman yun, as in yung bald na bald, no? Parang, kumbaga, parang may baldness lang siya. Pero yung iba kasi na, alam na, may mga manipis na yung buhok, ang gusto talaga nila ay inaahin. Pero yung iba naman na kalbo, ang gusto pa rin nila, yung pinaporma pa rin. Okay. Pero ito guys ha, para sa mga viewers natin, yung pagiging barbero ngayon, hindi na lang siya gupit ha. So ikaw GM, ano pa yung mga nagagawa mo o na-offer mo services dito sa The Alchemist, aside from yung pag-gupit lang? Wala? Ano, sabi na sabi. Hindi, kunyari na nag-scalp treatment, no, oh, mga ganon. Ano pa yung mga other things na nagagawa mo aside from yung literal na gupit lang? Ngayon sir, wala pa pero nag-ano po ako sir, nag-threading ako. Sa eyebrow po. Ganun. Ah, tapos, okay. Threading. Tapos mga dreadlocks. Tapos yan, mga facial sir. Pero soon, parang ini-improve dito yung mga skills nyo, no? Opo. Parang hair coloring to... Buti na lang hindi pa may mga foods pa dito pero you have other stuff na gumagawa niyan, tama? Opo. Ayan. Okay. So ito para sa mga viewers po natin, meron tayong isang huling challenge kay ano, kay JM. Meron pa tayong blindfold dyan. Ayan, hihingi natin yung blindfold pala. Pumakot ang ready ka na ba? Okay lang sila kayan. Pakatanta ko siya kanina na i-share kung sino yung pinaka hindi magaling dito sa ano, sa The Alchemist. So ito may gagawin tayo isang ano sa kanya, isang challenge sa kanya. Dito kasi lahat magaling sir. Oo. Yeah, yun ang kanang kaibahan ng ano, no, ng The Alchemist. Talagang, kumbaga when it comes to business, when it comes to services, talagang punido. Ayan. Kaso kakasa pa sa blindfold mo to? Okay. Sige, try natin. Parang kailangan makapal eh. Ayan. So lapit kayo dito. Ayan. Tawagin natin si Justine at saka si Marwin. Game. Mapatokan daw. Picture na tayo guys. Okay, 1, 2, 3. Okay na. Alright, thank you so much. Maraming salamat. Ayan, syempre. Kulitan lang po natin dito yan sa usapang barbero. Game na game. Ang mga barbers ito, kala niya nung gagawin sa kanya. Pero syempre, sa lahat ng mga viewers natin, please don't forget to follow or like our Facebook page. And if you are looking for a barbershop, not just a barbershop, syempre po, maraming kayong pwede gawin dito habang naghihintay or habang nagpapagupit. Kaya kung ako sa inyo, yan, dumalo na po kayo. We are located po sa Santa Maria, Bulacan, sa Bagbagin. Opposite po kami ng Land Bank. Thank you so much guys for watching Usapang Barbero. Thank you. Thank you sir. Real challenge sa mo? Ano yun sir? Wala na akong maiisip na gawin.